Naranasan mo na bang mag-apply ng visa sa TECO sa Pinas? Well guys, ako ay isang OFW dito sa Taiwan since 2011 and now is 2022 na. So ilang years na no? So ang tanong ko, naranasan nyo na bang ma-deny ang visa ninyo at ma-blacklist dito sa Taiwan? So ako, naranasan ko na, hindi lang minsan, kundi 2 times akong na-deny ang visa ko dito. At minsan na ding na-blacklist ako dito sa Taiwan. Kung paanong nangyari yon at kung paanong nasolusyonan, samahan nyo ako. So guys, para maunawaan nyo kung paanong na-deny ang visa ko at kung kailan, yan, ikikwento ko sa inyo. Way back 2011, unang dating ko dito sa Taiwan, pumunta ko dito, nasa kontrata ko is caretaker. Pero yung naging trabaho ko is illegal. So umalis ako sa amo ko. Tapos hinanapan ako ng broker ko ng another job na nasa school. So naging assistant ako ng principal. So okay naman yung work ko sa school doon. At gusto akong i-hire ng principal kasi nagagampanan ko naman ang aking trabaho. Ang problema, first time na i-process ng broker ko yung papers ko kasi blue collar job ako, itatransfer niya ako sa white collar job. Kasi syempre, andun ako sa school, illegal yung work ko kasi wala akong license. So, dapat umuwi ako ng Pilipinas para i-process yung aking papers from blue collar job to white collar job. Kaso, ang nangyari, since first time ng broker ko na i-process yung papers na yun, yung ganong situation, so, pinauwi ako ng broker ko sa Pilipinas at hindi malinaw kung bakit ako uuwi sa Pilipinas. So, hindi ako nakapag-break contract dito sa Taiwan. So, umuwi ako ng Pilipinas na hindi naka-break contract at may re-entry permit ako balik dito sa Taiwan. So, umuwi ako noon June 6. So, dapat June 17 makabalik ako dito sa Taiwan kasi may re-entry permit ako. So, ang nangyari sa within 1 to 2 weeks dapat maayos ko yung visa ko. Pero yun nga, kasi first time nila, hindi nila alam ang gagawin. So mali po yung pinauwi ako ng Pilipinas na hindi ako naka-break contract, binigyan ako ng re-entry visa at hindi rin ako pinabalik sa time na yun kasi ang ginawa nila, pinakuha nila ako ulit ng panibagong visa. So guys, kung uwi kayo ng Pilipinas at may re-entry permit po kayo pabalik dito sa Taiwan, kailangan yung balikan within that date po. So, kasi kung hindi, mahihirapan kayo sa susunod. So, what I mean is, kung uwi kayo ng Pilipinas at di kayo sigurado na babalik kayo dito, na halimbawa, paalam nyo sa amo nyo, magbakasyon lang kayo, kasi ayaw kayong payagan na umuwi, so paalam kayo na magbakasyon lang kayo, pero ayaw nyo nang bumalik dito, mas maganda mag-break contract na lang kayo kaysa umuwi kayo ng Pilipinas tapos hindi nyo babalikan yung re-entry permit ninyo. Kasi yun yung nangyari sa akin. Na-deny ang visa ko. This is the first time na na-deny ang visa ko. And for the second time, at saka yung pagka-blacklist sa akin dito sa Taiwan, to be continued na po on my next video. So,
So please don't forget to hit like, subscribe, and hit the notification bell po para updated po kayo sa aking mga uploads at videos tungkol dito sa Taiwan bilang isang OFW. Thank you and bye-bye!